So hello guys, Mike Adlaw sa inyong tanan. Na ako diri sa balay sa akong amigo, kina Dundee. Dugay na siya na breeder, no? Dugay na pud na ako siya kanakaila ever since 2002 siguro. Tungod nin sa sige na ko adto sa PetSmart dito mi nagkaila. Isa ni siya sa mga iladong breeder sa Betta kani adto pa. Kauban pud mi ani sa pinakaunang flower horn show sa una sa NCCC Mall. Sa panahon pa sa pagmugna sa Mindanao Tropical Fish Society. So kauban ako niya. Karoon na ako diri sa ilang balay para ma-feature siya diri sa Fins and Tails. Mga kabi, ako dahil si Dundee. Dugay-dugay nagyukuhani breeding sa mga isda. Hantod karon nagsigi pagyapon. Usually na akong ginalagaan mga guppy, fighting, flower horn. Interesado yun ko sa pag-breeding sa mga Betta yun ko. Sakin ng lanon o air pump na nagagbay lang yung sudlanan, dinagyog ko na kwan sa Betta. Palaga sa Betta, pinang lanon na siya nga medyo dako-dako lang sa dangyahang sudlanan. Na sila'y space nga mag-grow kunya mga kwan po ang ilang mga finage, mga daot. Nice na to sa mga Betta kay ang kwan lang either water train, tubig and usually live food good ka para gako ang finage sa itong mga Betta. Nara ako mga breeders nanay siya mga fry ato mga fry ano. At least mga 2 to 3 days na siya na hatch. Nagdepende po na sila sa bubbles, so di pa ni sila pwede palhin. At least mga 300 to 400 man ni sila kabuo every clutch. So every batch daghan ni sila. Na dagko ko magbreeding mga age kid siya og 4 months to 5 months. Usa na ko sila i-breed para daghan siya og fry. Dagko na akong breeder. Every season guys nga daghan o kuan, daghan o live food nga makuha sa Dafia. Usually nagabreed ko mga 10 to 20 pairs every season. Kani egg pa ni sila kana na hatch pag upa lang kana egg pa lang na sila. Kinipod mga kay pag-itlogan ni so usa ni sila mga free swim another 4 to 5 days then ako na na sila ibalin sa dako nga area dito na ko magpakaon. So muna siya guys new pair. Na ko ginabalhin ang mga kwan, free swim nga fry for pwede sila mga dool na sila 1 month pwede na siya pre-selection kapit na siya ma-selection na muna siya kagadag ko so di kayo sila overcrowded kung kwan po sila kanang paspas po sila mudako
Kaya dako man ang ilang area. Kung may pagigkayan eh, ay ako pa ng kwan, at least mga siguro 3 weeks pa ni siya bago na po sila ma-segregate. Okay, delikado pa sila, sigihan ng bali. So kanita, dari, so kanita lang dari prepare yung mga fry? Fry lang yung sila dari. After this, pag nag-segregate na po, mag-selection ako, gutang na ako sila sa mga smaller container like para bote. Mga bote. Dito na ako sila kay mag-away naman po ni sila. So, ato na silang ilahilahi na po para ang ilahang growth pwede sila ma-apil na to sa show na itong apilan. Yun eh, selection lang ko ni for breeding. Dili ko mangita o imuong breeders kuhon. So, ginapa-age lang na ako ni sila. O at least mga 4 to 5 months, sinusapan na ako sila i-breed. Muni sila ang atong ipang-groom for show. So, selection nato ni for the show. Pag wala ang show, mahimo sila mga breeder. Kung mag-venture mo og kuan kaning pag-breeding sa atong mga beta, usually ang mga kuan na nila isang condition gid sa bali mahimong parents sa itong mga kuan, mga fry is good condition, good sila for me para healthy po ng mga mahimong anak. Sa itong mga mahimong breeder, it's usually akong ginabuhat na gapili lang ko og female nga good form. Para mga good form nga mga female man akong ginapili. Then kung sa male, akong ginapili niya more on colors ko. So colors sa male, form and finish sa may female. Venture sila og kwan, apil-apil og show or maapil ba sila og show, water quality gid yung imuhang panon, ang imuhang timanan. It's either maapil ka og show sa half moon category ang imuha or crown, at least nagko gid ang imuhang kwan, ang imuhang mahimong tank ana for grooming. Sa iyahang kwan, young food, more on live food yuka or either high protein.